Maganda gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Maganda gabi po. Ayan. Okay, ayan. So, pakibati mo nga yung katabi mo. Sabihin ko nga, mas maganda ka pa sa gabi at mas guwapo ka pa sa gabi. Ayan. Ayan. So, mga kapatid, alam niyo, masaya kami na makasama naman kayo. May Wednesday night na to. No, para makapagpuri, no? At makapagpanalasa sa grasya ng Panginoon. Amen? Sige, lahat na ako kayo kayo para tayo ay manalangin, mga kapatid, tayo manalangin. Let's pray. Sige, let's pray. Yes, Lord. Lord, manapit po kami sa inyo, Panginoon, with a humble heart, Lord. Lord, wala kami may pagpapanalangin sa inyo, Panginoon. Sa inyo nang galing ang aming buhay. Sa inyo nang galing ang aming kalakasan. Sa inyo nang galing kung ano man yung meron kami. Sa inyo nagagaling ang taunungan namin, Panginoon. Lord, apart from you, we can do nothing, Panginoon. And sa gabing ito, Panginoon, iyaan namin ang banal na Espiritu na kayong umilos, Panginoon, sa gabing ito. Iyaan namin po yung aming puso, yung aming isipan, Panginoon, sa salita po ninyo, Panginoon. Pagkaman, pinaghandaan ko po ito, Panginoon, Lord, yung salita niyo po, Panginoon, ang marinig nila, Panginoon. Na hindi lamang, Lord, magbibigay ng information sa amin. Pero Lord, magre-rema ito, tatatak ito sa aming puso, at Lord, magkakaroon ng transformation sa aming mga buhay. Lord, siya lamang ang papuri at parangal sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Yeah. Ang pangalan niya, Panginoon. Ako, okay. Tanong ko yung mga kapatid. Pagka nakikita niyo yung kurasaan, ano po ang pasok sa isip niyo? Pwede sumagot? Pwede sumagot? Yes? Time is gold? Time is sure? Yan, tama. And time is? Tarin ko na kanina. Limited. No? 24 oras lang. Tama po yun. Sama po yun, Pastor. Pag lumipas na, kahit ang segundo na yan, ngayon, bilang tayo lima. Pag lumipas na yan, wala na yan. Hindi niyan babalik. Kung kaya tama yun, time is gold, time is limited, kaya dapat natin paalagaan ng oras. At pag alam mo may limit ang oras, no, gagamitin mo ito sa pinakamahalagang bagay. Tama? Bakit? Kasi nung sabi sa Bible, sabi dito sa Bible, ang sarili mong mga taon ay para pang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Sige mo, 1,000 taon, pero sa mata ng Panginoon, ito 1 step lang. Ano sabi sa baba? Sabi nito, 1 saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Di ba pag natutulog tayo paggabi, kinabukasan, nagising na, namalaya mo ba? Hindi. Ganun kabilis ang oras. Ganun kadali ang oras natin dito sa mundo ito. Ilang taon ang binigay sa atin ng Panginoon para mabuhay? Maximum. 120. Opo, Pastor. Pero, 70 na lang kaya. Ganun ka ikli. So kung ngayon, malapit ka na sa, kung 70 ka na ngayon, no? Kung lumapas ka na sa 70, no? Isang malaking pasasalamat at grasya sa Panginoon. No? Kung kaya dapat, sabi nito, mahalagahan natin yung buhay natin kasi napakadali. What is 6 years old? What is 7 years old? What is 8 years old compared to eternity? Napaka-exe yun. No? Kaya itong topic po natin, pinamagatan ko pong the clock is ticking, make your life run. No? Ang oras ay lumilipas. No? Gamitin natin yung buhay natin na may bilang sa mundong ito. Amen? Amen. Ngayon, meron po tayong 3 points. No? Sa gabi ito. Yung 3 points natin is time is limited, time in serving others, and time in building your legacy. No, ngayon, punta po tayo sa ating first point. Ayan, time is limited. Totoo po yun, narinig ko ito kanina, talagang limitado ang oras natin dito. May mga nakilala na tayo, dati nakasama natin na ngayon ay wala na, tama? Bakit? Kasi umuwi na sa Panginoon. At darating din yung time, itong katawan na ito, magamat-mat, macho. Papito. Sabi na misis ko, no? Ay babalik nito sa
lupa, babalik sa Alabok. At lahat tayo, mga kapatid, darating tayo, talagang limitado ang oras natin dito. No? Limitado talaga. Now, ano sabi sa Bible? Sabi dito sa book ni Peter, 2 Peter 1:11, sabi dito, sa ganitong paraan, kayong malugod na papapasukin sa walang hanggang kahayan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Mga kapatid, si Peter, alam niya na limitado ang buhay at kailangan ng buhay. Amen? Alam niya, at alam mo, mas maganda na sisimulan natin yung ating pag-iisip at alam natin limitado ang buhay. Bakit? Kasi yung iba, akala nila kapag buhay silang nabubuhay. Kaya inuubos ang buhay sa bisyo. Inuubos yung oras sa mga hindi mahalagang bagay kasi akala nila malakas sila eh. No? Akala nila ang buhay hindi sila mauubos ang lakas. Pero pagdating ng pagtanda, doon lamang nila pagsisisihan. Ala, matanda na pala ako. No? Matanda na pala ako. Hindi ko alam, lumipas na pala yung oras. Ang pilis ng oras. Marahil kung gano'y ko, ganun din yung nasa isip. No? Ako dati yung isip ko, parang matanda ko pala ako eh. Pero ngayon sabi ko, parang buhay po kami mag-asawa. Dahil ba, nag-usap kami? No? Sabi ng asawa, wala, ano na pala tayo? Nagpasa pala tayo sa teenager. Nakapag-dipo na pala tayo. Totoo yun, totoo po yun. Nag-uusap po kami. At misa na pag-uusapan namin, talagang nagamit na pala natin ang kalahati ng buhay natin. Sa talagang pag-realize ko yun, sabi ko, mas dapat pala tayo mag-double time sa Panginoon kasi nagamit na natin ang kalahati ng aming buhay. Sa grasya ng Panginoon, bumibiyaya pa tayo ulit ang ganitong hindi na doble. 16 years. Diba? Ilang taon ba ako ngayon? 22 na po ako. Misis ko, 21. Ayan. No? Kaya sabi ko, mag-double time tayo. Sabi ko sa asawa ko. No, gamitin natin yung panahon natin para makapag-ito sa Diyos. Kasi limitado ang oras. Limitado ang oras. At mahalaga na malaman mo na may katapusan ang oras. Kasi magigising ka. Pag alam mo limitado ang oras mo, gagamitin mo ito sa pinakamahalagang bagay. Hindi mo sasayangin. Alam mo, kung kami sa Leyte, sa probinsya ng aking asawa, meron mong bukal na tubig. Nagtataka ako, sabi ko, bakit kinababayaan mo umamos yung tubig? No? Bakit? Bakit umamos ko? Sabi ko, pinababayaan mo na bang sheets to? Sabi ko, ganun. Sabi ng asawa ko, hindi, okay lang yan kasi bukal yan, galing yan sa bundok. Sabi niya, sabi ko, kaya pala makakos. No? Kasi unlimited. Pero subukan mong gamitin ka kayo sa Maynila. Iyari yung bulso mo. Bakit? Kasi yung tubig hindi limited. Pero yung kitaka natin, limited pambayad. Di ba? At pag alam mong limitado, pakakalagahan mo kaya kasi yung sweet spread. Ganon din yung buhay. Kung alam natin limitado yung buhay natin, gagamitin natin ito. No? Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, makinig ka. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, makinig ka. Kasi mahalaga to. Tungkol mo sa buhay mo, kaya makinig ka. Okay. So, mahalaga po ang oras. No? Huwag yung sabihin bata pa kayo, malakas pa ako. Huwag yung sabihin nyo. No? Darating yung panahon, tatandaan nyo. No? At ang sabi nito, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo dito, lagi ko pa rin kayong paalala ng tungkol dito. Tinan mo ha? Dahil sa alam niyang limitado ang kanyang panahon, ginagamit dito sa mahalagang bagay. Sabi niya rito, kaya gumagawa siya ng magandang bagay, sabi niya, lagi ko pa rin kayong paalala ng tungkol dito. Kasi alam niya limitado eh. Bakit? Kasi may season ng buhay. Dalawang season ng buhay. Sabi nito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. May dalawang salitang nabanggit dyan, yung pagsilang at pagkamatay. Pagsilang at pagkamatay, yung pagsilang at pagkamatay, yung gitna yan yung buhay mo. At tanong saan mo gagamitin yan. At pag alam mo limitado ang oras mo, gagamitin mo yung buhay na yan sa mga mahalagang bagay. Sa mga bagay na may bilang talagang totoo. Yung may bilang sa eternity, gagamitin mo yung buhay na yan. No? Bakit ang sabi ni Leonardo da Vinci? Sabi ni Leonardo da Vinci, as a well-spent day brings happy sleep,
So life well used brings happiness. Sino mo naman tayo na happy ba? Bakit happy? Kasi wala siyang regret. Ibig sabihin, lahat ng bagay na gusto niya gawin, ginawa niya, hindi yung mga bakit na gusto niya gawin, ha? Kundi yung mga bagay na dapat niya gawin, yung purpose talaga kung bakit siya nabukuha, ay nagawa niya. Kaya walang regret. Ito, tanong mo sa katabi mo. Nagagawa mo ba yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Kasi kung ginagawa mo yung bagay na yan, dumating man yung panahon, nakumarap tayo sa Panginoon, sasabihin mo, wala akong regret. Bakit? Kasi ang parinig mo sa Diyos, ano? Well done, good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. Ito, papasok tayo sa mga kabataan. Ang sabi ng mga kabataan, tsaka na, bata pa naman ako eh. Kasi limitado yung ating vision. Limitado yung ating kalaman. Ang nakakaalam na nagsimula at wakas ay sino? Bakit siya ang alpha at ang omega? Bakit ang sinasabi sa Bible tungkol sa mga kabataan? Sabi dito sa mga ngaral, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan. Bakit tumating ang mga araw at ako na puno ng katuluhan pala o hindi mo na madama yung kamis ng mabuhay. Ano, bakit sinasabi nyo na bago tumating ang mga araw taon na puno ng kaguluhan? Bakit? Kasi darating yung time, pag tumanda ka, nandiyan yung arthritis. Nandiyan yung maintenance. Kahit gusto mo umakit ng mundo para mangaral, hindi ka na makakakit ng mundo. Bakit matanda ka na eh? Ano na yung kaguluhan? Kasi nagkakagulo na kayo kasi nakasikaso ka na eh. Umiinom na yung ulo mo eh. Bakit? Kasi may mga maintenance na. At sinasabi dito, habang bata pa tayo, paglipot tayo sa Panginoon at hindi aksidente na naligtas ka sa batang edad pa lamang. Bakit? Kasi binibigyan ka ng pagkakataon na may iwala sa iyong Panginoon na mas mapaglipuran mo siya ng mas mahabang panahon. Amen? Amen. Ako nakakilala na ako, 30 years old na ako. Mukha lang ako 22 ngayon. Pero, nabuking. Pero alam ninyo, hindi aksidente yan. Lalo sa mga kabataan, hindi aksidente. Kung may talent ka, kung may gifts ka, no? Panalo mo sa Panginoon yan. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Pag pinagamit mo sa Panginoon yan, hindi yan, ano, hindi sayang yan. Yan yung pinakamagandang investment na magagawa mo habang bata. Ano sabi sa Bible? Huwag daw mag-ipon ng mga kayamanan na kinakalaw ka kasi sima. Pero magpus, mag-ipon ka ng kayamanan. Ano? At ano yung mga kayamanan na yun? Hinilipon mo na yun? Sa? Yun ang paglilipon mo sa Panginoon. Yun ang ginagawa mo rin sa lupa habang nabubuhay ka. Yun ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Kaya sa mga kabataan, gamitin ang buhay. No? Para sa Panginoon. Ano sabi dito? Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatay kaysa bahay ng may handaan. Pagkat dapat alalahanin ang buhay na siya man ay takatakdaling mamatay. Mangmang ang isang taong nag-iisip tayo. Kasi ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ito mga kapatid, tanongin ko kayo, paano yung pinaghahandaan yung mamatayan mo? Ay brother Ron, nag-iipon na ako ng maraming pera sa bangko. Ay brother Ron, nagsisintinir na. Okay, sinanay na. Sintinir. Okay, bago yan, okay. Ay, Brother Rod, naging muna ako ng maraming properties. Bibili na ako ng mga, papagawa na ako ng mga bahay. No? Brother Rod, mag-ano ko, mag-iipon ako ng mga kotse. Ito, tandaan niyo mga kapatid. Kung yan ang klase ng pag-iisip na meron tayo, darating yung time, magsisisi tayo. Bakit? Kasi magkaroon ka mo ng maraming sasakyan, hindi pa rin magpupunin yung puso mo. Bakit? Kasi yung puso mo hindi naman parking lot yun. Magkaroon ka ka ng maraming bahay, hindi pa rin mapupunin yung puso mo kasi hindi naman subdivision yung puso mo. Magkaroon ka ka ng maraming pera sa bangko, hindi ka pa rin mapupunin yung puso mo. Bakit? Kasi yung puso mo naman hindi naman yung bank account. Eto tandaan mo kapatid, nasabi ang pagharap natin sa Panginoon, papagandaan ko na mayroong Kristo sa
buhay. Amen. Kasi yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Hindi yung mga bagay na nakikita mo dito sa mundo. Ako yun yung na-realize ko eh. Akala ko dati yung buhay ng kulong sa pagyaman. Akala ko dati ganun lang eh. Kaya sabi ko, gagaling ako pa sa GMA. Sabi ko, karatis karato. Chok lang ko. Akala ko dati ganun yung buhay. Pero na-realize ko may mas mahalaga pa palang dapat kong paglaanan ng aking oras. At paghandaan natin, kasi limitado yung ating buhay, paghandaan natin no, yung ating kamatayan. Kapag umarap tayo sa Panginoon, sabi nga, darating daw yung time, yung pag-arap natin sa Panginoon, pakinggan nito ha. Darating daw yung time, ang pag-arap natin sa Panginoon, pwede maging karangalan o kahinihan. Pag umarap pa sa Panginoon, dalawa daw yun, pwede karangalan o pwede kahinihan. Pamili ka sa dalawa, ikaw na makakasagot mo. No? Sabi dito, ito si Moses, ang ganda nito mga kapatid. Sabi dito, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga arawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ito, prayer ni Moses to. Alam niyo si Moses, marami rin ginawang kamalian ito eh. Marami ginawang kamalian ito. May time sa Bible, may account sa Bible na kung saan yung mga Israelites nagre-reklamo sa kanya. Sabi sa kanya, Moses, dapat nandun na lang kami sa Egypt eh. Sa Egypt, nakakakain kami ng karne. Di ba, nagalitin kami doon. Hindi naman kami mamamatay sa uhaw. Dito, dinala po kami sa disyerto. Malaya na kami, pero mamamatay naman tayo dito sa uhaw. At alam niyo, sabi ni Moses, diba ito pinagdadaanan natin. So, pinawag na yung kanyang kapatid na si Aaron, natutunta sila, lumapit sa Panginoon. At ano pa yun sa kanila ng Panginoon? Sabi nga doon, ano kaya hawak mo? Di ba may tungkod ka? Ituro mo sa bato, pagsalita ako yung bato, at alam mo siyang tubig. At alam mo, sa init ng ulo ni Moses, anong ginawa? Inampas niya, tama ko kayo. Pinahalong niya. Sumunod ba siya sa utos? Hindi. At alam niyo, paano naging resulta, ano naging consequence ng paghampas ng bato na yun? Ano yung consequence? Tama ko, Pastor. Hindi na siya nakapasok sa promised land. Ito matindi. Kitang-kita lang yun. Kitang-kita lang yan. Ayan na, ang promise lang ang pwede pa rin siya nakapasok. Bakit? Sa isang maling desisyon. Kaya sabi nito ni Moses, magtamusan na kami, no? Ng puso may karunungan, para hindi kami magkamali sa aming mga desisyon. Ilang araw lang dapat sila maglalakbay para makarating sa promise lang? 40 days. Ilang taon sila lumabay? Ilang taon sila naglakbay? Kasi matigas ang puro reklamo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang reklamo doon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matigas ang ulo. Ayan, tatawa na sila mo, katabi na na reklamo, matigas ang ulo. No? Kaya hindi tayo agad nakakarating sa gusto nating puntahan. At sa pinapupuntahan sa atin ng Panginoon, kasi minsan matigas ang ating ulo. No? At ito mga kapatid, tandaan ito ha, ito makinig kayo. Ang iyong desisyon ay pwede magkaroon ng generational curses. Ang iyong desisyon pwede magkaroon ng generational consequences. May isang asawa na nag-away. Ang ginawa ng asawa lumabas para magpalamig. At habang nasa labas siya para magpalamig, ay may nakakita sa mga at dahil ito, the rest is history. Nahawa niya yung kanyang asawa, nagkaroon sila ng anak ulit, baby. Nahawa niya yung kanyang baby. Bakit? Kasi generational curses. Pag isang maling desisyon na ginawa mo at nagkamali ka, pwedeng madama yung mga susunod ng generasyon. Kaya lang sinasabi sa atin ni Moses, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga arawan upang kami magtamo sa amin ng pusong nagkarunungan. No? Panalangin natin sa Panginoon yun, Lord, ito ba yung tamang babae para sa akin? Lord, ito ba yung tamang lalaki para sa akin? Lord, ito ba yung tamang lakbay na dapat mong pasukin? Lord, ito ba yung tamang negosyo? Ito ba yung tamang trabaho? Lord, ito ba yung tamang course? Lord, ito ba yung tamang gawin?
Lagi tayong manalangin sa Panginoon. Amen. Kaya sinasabi ni Moses. No? Sa ganito, ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang inyong buhay? Ito ay tulad sa isang singaw sa may klipura, sa lumigit ako pagkatapos at yun lang ako. Ang buhay daw natin ay parang daw napapakulo ng tubig lang. Yung singaw doon? Di ba? Ang bilis lang doon, mayaka ang konti, wala na yun. Ganun lang daw yung buhay natin, ang bilis lang daw yan. Kapag alam mo ngayon yung buhay, aalamin mo ang purpose mo. Sa mga kabataan na nandito, your career is what you paid for, but your calling is what you made for. No? Doon pag ginawa ng Panginoon, hanapin mo yun. At pag nahanap mo yun, i-offer mo sa Panginoon yun, i-offer mo sa mga brethren yun. Ito sasabihin ko sa'yo, hindi ka magkakamali. Bakit? Kasi ginamit mo yung oras mo sa tama. Papahalagaan mo ang mga makalamit na bagay. Bakit? Oo, talaga namang dalawang aspects tayo. Physical and spiritual. Hindi ko sinabi, kalimutan mo yung physical. Kasi pag kinalimutan mo yung mga physical, yung trabaho, may negosyo mo, wala kang pambayad sa garanto sa Maynila, wala pang tuition yung mga anak mo. Wala kang pang-gastos. Pero sabi niya, kung mukubusin yung oras mo sa mga bagay na makikubus mo lang yung lakas mo sa mga bagay na yung oras mo, nakupo. Maganda ang dinagal yung spiritual. Kasi sabi sa Hebrews, after death, judgment, aharap sa Panginoon yung ating spiritual, yung ating spirito. Kaya pagandaan natin yung bagay nyo. Sabi rito, maiintindihan mo na hindi tungkol sa'yo ang buhay na ito kundi sa lumikha sa'yo. In God's timeline, we're not the big storyline. At magpasalamat tayo kasi pinanganak tayo sa mundo ito, may pagkakataon tayo mabuhay, no? Pagkakataon natin itong magagawa ng legacy. Magagawa ng impact sa mundo ito. Na isipin natin na huwag tayong dadaan sa buhay na ito na wala man lang tayo nagagawa sa mundo ito. Na wala man lang tayong impact sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Na wala man lang tayong nagawa para sa ating Panginoon. No? Bilang isipin natin dito, sabi rito, ang taong alam na maikli ang buhay, gugugulit at ilalaan ang oras sa mga bagay na may halagang tunay. Pag alam mo maikli ang buhay, hindi mo na gagamitin yan sa pagtatampo. Hindi mo na gagamitin yan sa pag-aaway. Kasi minted ko kasi. Kasi diminted ko kasi. Kung tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod, gawin mo na kasi nasa sisip ko ng paglingkod, baka sa susunod wala ng pagkakataon. No? Kung kayo mag-asawa, huwag nyo nangutusin yung oras ninyo sa pag-aaway at sa parehong bagay. Nangutusin yung oras natin, nagtatampuan kayo sa dito, hindi na mababalik sa dito rin. Nagtampuan kayo sa mga, hindi na mababalik. Nagtampuan kayo dalawa, hindi na may babalik. Huwag na natin sayangin yung oras. Kung kayo naman ay mga anak, sa mga anak na nandito, tanongin ko kayo, napapahalagahin nyo ba yung magulang nyo? Kung kayo anak na nandito, nabibigyan nyo ba ng panahon yung magulang ninyo? Ako po, yung father ko ay 70 na ngayon, yung mother ko ay magsisigaw na rin. And I always pray to God, Lord, sabi ko, Lord, hindi pa ako nakakabayad sa magulang ko sa ginawa nila kabutihan sa akin. Alam mo, pati yung magulang ko nangangailangan ng driver, ay, hindi ako magdadrive sa'yo. Ako magdadrive. Kasi hindi ko naman sila mabibigyan ng yaman kasi wala naman akong yaman. Kung alam kong may dato kasi may dating. Amen. Amen. Pero wala akong may bibigay na yaman sa kanila. Kung kaya kung anong magagawa ko, may spend ako ng oras sa kanila. Kasi darating pa na ko, yung ating mga magulang magiging alaala na lang. Magiging frame na lang. Picture. Pag nawala yung magulang mo, hindi ka naman makakabili ng magulang sa muli. Tsaka sa palengke, sasabi ko, pabili ng magulang. Hindi ko ginunod. Wala na talaga yan. Pag nawala ang magulang ko, wala na talaga yan. Lifetime na yun. Hindi na natin sila makikita. Pwede sa susunod na buhay. Pero dito wala na. Kaya kung magkasabihan tayong aning wanda mo, patay rin na mabahal. Kaya nagmay time tayo para sundin ang ating mga magulang, sundin natin. No? Hanggang may time tayo, para may makita yung pag-ibig natin sa mga magulang natin gawin natin. Lalo sa mga kabataan. Lalo sa mga kabataan. Huwag natin sayangin yung panahon.
sa mga magulang naman dito, nabibigyan ba natin ng oras sa ating mga anak? Ilang graduation na yung pinalagpas mo? Ilang Pasko na yung pinalagpas mo? Ilang bagong taon yung pinalagpas mo? Ilang reunion sa yung pinalagpas mo? Ilang field trip na nakarap yung pinalagpas mo? Kasi masyado kang busy sa pagkita ng pera. May mga bagay yung hindi nababayaran ng pera. Ilang salusalo na yung pinalagpas mo na hindi mo kasama yung mga anak mo kasi sumukita ng pera. Pag gusto mo lang ma-develop yung business profile mo, kaya pati yung bagay na yun, sinag-location mo. May isang bata, tumapi sa kanyang tatay. Sabi niya, tay, wag lang naman po tayo. Sabi ng tatay, nak, nakikita mo na ginagawa. Dahil mo kailangan tapusin. Sabi ng bata, tay, ilang pa binabayad sa pinakumpanya yung per oras? 300 anak. Malis yung bata. Nakapabalik, kasama niya yung kanyang alkansya. Sabi niya, tay, may 600 po ako dito, bilhin ko po yung dalawang oras na maglalakad tayo. Napapahalagahan natin ang mga anak natin. Alam niyo, kung kayo ay hinahabol ngayon ng inyong mga anak, darating yung panahon yung manahabol nila. Ilang Pasko, ilang bagong taon, ilang reunion yung pinalagpas niya, pinababalik niya. Hindi yung babalik niya. Kaya you have time para may spend sa mga mahal natin sa buhay. Gawin natin yung patay. Naalala ko yung kanta ni Noel Cabama. Sabi nito, lumilipas ang panahon kagayang ng ating gurita. Ang mga puno't halaman kahit bakit kailangan lumisan. Panapanahon ang pagkakataon. May babalik pa ang bako. Alam mo yung kanta nyo? Kantayin na natin, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Lumilipas ang panahon kagayang ng ating gurita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Kanapanahon ng pagkakataon, may babalik ba kahapon? Kapatid, kanapanahon ng pagkakataon. At alam niyo, pag lumipas yan, hindi na babalik yan, kapatid. Pag lumipas yan, pinalipas mo yung mga panahon na dapat i-spend mo? Pinalipas mo yung mga pagkakataon na dapat mong gawin yung mga mahalagang bagay na yan? Hindi na mabalik yung kahapon. Kaya pahalagahan natin. No? Pahalagahan natin yung panahon. Sabi mo nga sa katabi mo, pahalagahan mo yung oras. Pahalagahan mo ang iyong pamilya. Number two, time in serving others. Alam mo dito sa 2 Peter, mamamatay na si Peter dito. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Mamamatay na siya rito kasi nakakulong na siya. Alam niya mamamatay na siya. Pero ano sabi niya? Lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Binabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Isipin mo, mamamatay na lang siya. Ang ginagawa niya pa rin ay pagsilbisyo sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. No? Paglingkod, pagsilbi. Yung pa rin yung ginagawa niya, mamamatay na siya. Mamamatay na siya rito. Sabi niya rito, no? Lagi ko pa rin kayong paalalahan ng tungkol dito. Binabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Grabe yung puso nito, no? Mamamatay na lang. Ang inisip niya pa niya kanyang mga kapatiran sa Panginoon. No? At ang Panginoon, ginawa din ito. Sabi dito na mahugas na ni Jesus sa kanilang mga paa. Muli niyang isinot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan pa ninyo kung anong ginawa ko sa inyo. Tinatawag ninyo ako guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganun nga ako. Kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ninyong tularan. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, ilang taon siya nag-start ng kanyang ministry? Ilan? 30 years old. Namatay siya ng ilan? 33. Tatlong taon ginawa yung ministry niya, pero grabe yung impact na ginawa niya sa atin sa mundo nito. Ano ibig sabihin nun? Sinamin niya yung kanyang buhay sa pagkailigo sa atin. Sabi nga nito, Jesus live alive, observing others up to the last breath. Mamamatay na lang siya. Ano ginawa niya sa katabi niya? Nilipas pa niya.
the last breath na kinig ko ng ating Panginoon. No? Bakit? Hindi mahalala kung gano'ng mahaba yung oras eh. Sabi rito, it's not about the quantity of time. It's about the quality you put in every time. Basahin mo natin sa resulta ng kanta yun. It's not about the quantity of time. It's about the quality you put in every time. Yung iba nagdidig. No, yung iba nagdidig. Pero yung pala yung pag-date pala nila, umanap lang sila ng ibang lugar para doon sila magpamayan. Kasi ibang lugar pa. O kaya naman nagdidig, pero nakaharap ang susen po. Sayang din yung time. Sayang yung time. Alam nyo kami ng asawa ko, pag nag-date kami, okay na sa akin yung fishbowl tsaka fish kami. Kasi nga, wala nga pera eh. Pero mahalaga lang yung pag-uusap namin, yun yung pinakamahal mo. Okay lang kami sa palatay. Okay lang kami sa simpleng juice. Mahalaga na uusap kami ng asawa ko. Quality time. Yung iba rito magkakasama sa bahay pero wala man ang komunikasyon sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Uuwi sa bahay, wala na, walang komunikasyon. Hindi man na nakapag-build ng relationship. Sabi ng iba, brother, parang ako talaga to ah. Hindi ko alam yung mga pinagdadaan ninyo ha. Ito yung pangungusap sa akin ng Panginoon. Yung iba, wala pa lang communication, hindi man lang nakapag-build ng relationship sa kanilang pamilya. Parang ako talaga yung dati ko. Pwede ikaw na talaga yan. Di ba? Pagkakasama pero wala na-build na communication, wala na-build na relationship sa bawat isa. It's not about the quantity of time, yung haba ng oras na makasama mo. It's about the quality na binibigay mo sa bawat time na kasama mo sila. Amen? Amen. It's time to serve. Kung dati ang nagaling nga, ngayon dapat ikaw naman ang nag-aalaga. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw naman dapat ang nag-aalaga. Kung dati alagayin ka, pagkakataon mo na kayo para mag-alaga ka naman. No? Kung dati ikaw ang iniintindi, ngayon dapat ikaw naman ang umiintindi. Nakakataon ka na kasi. Ang hiling mo magtampo. Tamporot ka kasi. Malaki kami ng ulama. Malaki kang tama. Kasi meron ka? Okay, tama kayo. Pabigat, panahon na tumulong sa pagbuhay. Umihiro pagbuhay kasi lagi kang ang bigat ko kasama. Matotoo lang. Magkakataon lang. No? Magkakataon lang, ma'am, pag hindi pa ko ni lahat. No? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's amazing spice forms. No? Mga kapatid, may talento kayo, may gift kayo. Naniniwala ko doon. Gamitin natin para sa Panginoon. Gamitin natin to serve others. Gamitin natin para pagbigura yung ating kapalit sa Panginoon. Amen? Yes. As long as may pasensya na kayo, medyo huyuy ako. Iba talaga pag may praise. Okay, may praise natin. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Habang tayo may oras, habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, gamitin natin. Kasi darating ang tayo, sumuwal, maglingkod, wala na. 6 feet underground ka na yun. Nandun ka na sa box. Ano ko magagawin? Kaya habang nabubuhay tayo, gamitin natin. Mga kapatid, sabay-sabay tayo maglingkod, okay ba? Yes. Mga kapatid, yung bawat talento na meron ka, gamitin natin para sa Panginoon, okay ba? Mga kapatid, this year, next year, sa mga susunod na taon, okay lang ba ipakilala natin ang CCM pa yata sa mas maganda? Yes! Na nagliling ko itong mga tao dito sa Panginoon? Yes! Na pinapagamit yung mga talento at gifts na meron tayo para sa kalulatian ng Panginoon? Amen? Yes! Okay, narinig ang Panginoon yung sagutin nyo. Amen! Kasi liyato na yan. Amen! Tutulong kayo sa church na ito. Amen? Amen! The clock is ticking, make your life count. Time and building your legacy. Ganda na sinabi dito ni Peter. Sabi dito ni Peter, oh, alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa pinahayag sa akin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y buhay mo na. Grabe mo. Ito, 1,900 years ago na nakakalipas ang sulatin itong Peter na ito, 2 Peter na ito. Pero magiging pinag-aaralan pa rin natin. Bakit? Kasi hindi yung legacy niya. Ikaw kapatid, anong,
kapuntihan. Kaya nag-aambat ko. Ang pilip na, ginawa. At ang puro. Sa mga parang gusto makasama, papakilala ang kapatid. Ha? Ito tignan ninyo ha. Isa sa magandang ipapangalan natin, yung legacy natin, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilang at mentor o pangayaman. Sa mga magulang, ibasa niyo yung apelido niyo sa mga anak ninyo na may magandang karakter. Kasi may mga apelido na po, pag narinig mo, alam mo na yun. Ay, nagayon. Pangalan mo, di ba? Pag pinag-ito ang apelido ninyo, dapat ay, iba yan. Ano pa? Ano pa pangalan pa natin? What's your legacy? Will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious things of the Lord and His might, and the wonders that He has done. Ipakilala natin sa mga susunod, sa mga anak, sa mga apo natin, kung paano naging Diyos ang Panginoon sa buhay natin. Alam mo, ako, ang Panginoon, grabe ginawa sa aming milagro ng Lord mo. Pakilala natin ang Panginoon sa kanila. Yan yung pinakamagandang legacy na magagawa natin. Ano ba? Sabi rito, ito pinakamaganda sa lahat. Teacher, which is the greatest commandment in the law. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Legacy natin, pag nabanggit yung pangalan natin, ibang klase maglingkod sa Diyos siya. Alam niyo, kaya sa kanya, natutunan akong maglingkod sa Panginoon kasi grabe yung init niya sa Diyos. Grabe yung init niya sa Diyos. Nakita ko yung paglingkod niya. Grabe yung influence niya sa akin. No? Pakilala tayo, ano, yung legacy natin. Sabi rito, and the second is like, it's like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on this commandment. Sabi rito, yung pangalawa, yung legacy natin, no, pakilala tayo, patandaan tayo, darating yung time, mayigin na nila tayo, no, sa coffee, sa kabaho, sasabihin nila, yung bayan tao na yan. Alam mo, sa oras na nangailangan ako, ilagitan ako ng tao na yan. Tinulungan ako. At alam mo, hindi lang ako tinulungan ng tao na yan. Pinakilala pa sa akin ng Panginoon. Pinakilala pa sa akin ng Panginoon. Kaya nakakilala ng Jesus. Love God and love your neighbor. No? Sa paanong paraan mo, gusto mo ikaw ay mahalala. Tayo ng mga kasabit ng kapatid. Tayo ng mga kasabit. No? Ito, the bad news is time flies. The good news is your divine. Ang oras ay nauubos, pero ito yung may hawak sa mga yung gagamitin. Gamitin natin no, sa mga bagay na tunay na may halaga. Sa bagay na darating na darating ang panahon, makakarap natin ang Panginoon sasabihin sa ating mga galing mo. Nagawa mo yung purpose na pinapagawa ko. No? Mga kapatid, time is limited. Gamitin natin ito sa paglilingkod. No? At gamitin natin ito para mapupurihan sa palwalatian ng ating Panginoon. Amen? Sa ating prayer questions, no? Pwede tayong, sige, let's pray muna. Pray tayo. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan, Lord. Ito ay pagbukas sa aming isipan, Panginoon, na ang oras ay limitado, Panginoon. At Lord, talangin namin, ituro mo sa amin, sa atin ni Moses, each little number of days, so that we may lahat to wisdom, Panginoon. Lord, magawa namin yung pinagagawa mo, Lord, yung purpose na meron kami, Panginoon, magpapanan namin with Jesus. Dalangan namin, Panginoon, kasi hindi namin ito maghagawa, Panginoon, kung wala yung Lord, wala yung dayan mo sa amin. Samahan mo kami, Panginoon. At kung saan mo kami dadalhin, Panginoon, dalangin mo, samahan mo kami, Lord God. Kasi ayaw namin pumunta doon kung hindi na namin kasama. Maraming salamat, Panginoon. Di ba lang, kung ano yung challenge struggle sa mga kapatid ko, pero tulungan mo sa kanila, tulungan mo sila, Panginoon. At dalangin mo yung favor mo sa kanila, Panginoon. Lahat na pupunta sa salamat sa salamat. Just to pray. Amen. Amen. Amen.